Ikaw naman ang susunod, Rey Nanay number 5, Lilia Aban. Nanay Lilia, okay ba po yung tenga nyo? Okay ba po? Maingay po. Maingay po ba yung patugtog doon? Maganda po yung tugtog. Ano pong tugtog? So sexy. So sexy. Sumayaw pa. Mukha naman nag-enjoy naman pala si Nanay Lilian doon. Oo po, sexy daw. Kasi tinitingnan namin yung mukha nyo, parang naiingayan po kayo kanina doon sa amin. Hindi po. Kasi po yung mga nanay ayaw na maingay. Iniisip ko po kung talagang sexy ako. Yes! Maganda pala ang naging reaction niya doon sa kantang yun. Handa na po ba kayong sumagot ng ating final question? Handang-handa na po. Good luck, Nanay Lilian. Thank you po. Ano po ang sasabihin mo sa isang nanay na ang pakiramdam ay wala siyang kwentang ina? Ano ang sasabihin mo sa isang nanay na ang pakiramdam ay wala siyang kwentang ina? Your timer starts now. Ang sasabihin ko po sa kanya, Nanay, huwag kang maniwala na ikaw ay walang isang kwentang ina. Dahil tayong mga nanay, malaki ang papel natin sa mundo, lalo na sa ating mga anak. Katungkulan nating pag-aralin, bihisan, ang ating mga anak, lalong-lalo na, kailangan din natin siyang tayo ang nagturo sa kanya ng kagandahang asal, ang magkaroon ng takot sa Diyos, ang magmahal sa kapwa at ang tumulong kanino man sa abot ng ating makakaya, lahat ng dapat na thank you. Maraming salamat sa inyo, Reyna Nelilia. Ano po bang idadagdag niyo pa sana doon? Wala naman pong itinuro ang inang masama sa kanyang mga anak. Kaya lahat po ng mabuti ay itinuturo po ng ina sa kanyang mga anak. Kaya hindi po dapat sabihin na ang ina po ay walang kwenta. Wala siyang kwentang ina. Opo. Hindi niya dapat yun isipin. Totoo. Sa dami ng ginawa niya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak. Opo. Maraming salamat sa Nanay number 5, Rey Nanay Lilia. Liliwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reyna ng Tahanan!